Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating papasadahan ang mga kaganapang nangyari sa katatapos lang na round number 9 or penultimate round dito pa rin sa ongoing Norway Chess. Okay, so ito ang pairing, World Champion Magnus Carlsen versus Sergey Karjakin, Rapport versus Nepomniachtchi, and Tari versus Ferruja. Siyempre, unahin natin ang laro nila World Champion versus Karjakin. Okay, so pagkatapos ng game na ito ay papakita ko ang standing. Okay, white dito si Magnus ang ginawa. Nag-e4, nag-e5 si Karjakin, nag-knight f3, nag-knight c6, nag-bishop b5 Ruy Lopez. At dito binitawan ang Berlin. Ayan, gusto ng drawish na tema no, ni Karjakin. At ang ginawa ni Magnus, nag-d3. Ayan, anti-Berlin. Kasi ang Berlin ay malupait sa tinatawag na tabla. Kapag nag-castling, ito pinakamukha. Review lang tayo. Ayan, so ito matigas ito sa black na nagkakaroon ng maagang queen to queen at napakaraming drawish niyan. Okay? So gusto lang tablahan ni Karjakin muna at nadalhin niya sa Armageddon, kumbaga, si Magnus. Pero ayaw ni Magnus. D3, play on, walang queen to queen, parang ganun. So nag-bishop C5, nag-bishop takes knight, okay, yan ang pinili. D takes C6, and nag-castle si Magnus. Okay, so dito, kung mapapansin nyo, bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa E5? Meron kasing malakas na queen D4. Okay, threatening matchas at nakahang ang knight sa e5. Ang pag-asa na lang dito ng puti ay bishop e3. So, capture ang knight. d4 para double. Capture naman sa e4. Capture bawi sa c5 and may queen takes g2 na nakatreat pa ang rook sa h1. So, pagpalagay ng magrook f1, mayroong bishop h3 and wines for black. Okay? So, may ganyan. So, kaya hindi pwedeng capturein ang pawn sa e5, lumalabas trap yan. Kaya ang ginawa dito, nag-castling na lang si Magnus and nag-knight d7 naman kaagad para depensahan na kasi kakapturein na talaga yan. Ang ginawa, nag-c3, ayan, para may timing ng d4 o kaya ng b4, then nag-h6, protection lang sa g5, nag-knight bd2, develop, king safety, castle, at dito, nag-knight c4, tineret ang pawn sa e5, at yan ang bagong luto dito, bagong sangag ni Magnus mga kamatsyas. Kasi dito ay naganap na nitong nakaraang 2019, B4 ang ginawa na uwi sa tabla. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, balik tayo sa bagong luto. Knight C4, threat ang E5, nag-rook E8, sinuportahan, nag-B4, inatake ang bishop, umatras bishop D6, and nag-bishop E3. Okay, so bakit sa D6 pumunta ang bishop? Kasi pag kinapture, para mawala yung double pawn. Kumbaga, aayos ang structure ng pawn. Kaya okay lang sa D6. So bishop E3 develop, then nag-knight F8 para mabuksan naman ang development ng light square bishop. At itong knight na ito ay pupunta sa G6. Yan ang mga maniobrahan yan. Nag-knight FD2. Ayan, maniobrahan na. Ano plano? Mag-F4. Nag-knight g6, extra control sa f4. Then, nag-knight takes bishop na. Nag-c takes d6, so wala nang double pawn ang black. Nag-a4. Ayan, so ang idea, a5, mangangain ang space sa queenside. Nag-d5, ayan, nakinontrol na ni Karjakin ang importanteng sentro. So dito, slightly better for black, no? Kasi may mas mainam na control ang black sa sentro. Ang ginawa, nag-knight b3 para walang d4 ang black. At dito nag-B6, ayan, para walang lundag ng knight C5, mga ganon, abang lang din sa A5. Ang ginawa, nag-A5, pambasag talaga, nag-rook B8, umiwas na. Kasi ang idea, kakapture, eh nakahang ang rook sa A8. Sa ganito mga kamatsyas, hindi basta-basta kinakapture yan ha. Pag kinapture kasi yan, mayroong rook takes A5, then mapag-iinitan yung pawn sa A7, mawiwik yan. Pwedeng magsimpleng queen c2, then papatong ng baterya hanggang sa ma-pressure yung a-pawn na yan. So, kaya para mapanatiling okay ang structure, rook b8 lang ang ginawa, then nag-queen c2 na nga. Okay, simpleng develop, kunin ka mga tore. Nag-bishop e6, develop lang din, nag-rook fb1, ayan na. So, yan ang focus ngayon ni Magnus, ang ma-pressure ang black sa queenside. Then, nag-rook e7, preparation lang din na baka mamaya
mapag-initan yung B6, at least may rook B7 or talagang totally control ang 7th rank. So dito, nag-C4. Okay? Gusto talagang lumaban ni Magnus ng control sa sentro, pero yan daw ay dubious move or inaccuracy. Ang best move daw dito ay King H1 lamang. Prophylactic lang, no? So, pero medyo mabigat ang tira ng computer. Malayo ang computation niya dyan. So, dito nag-C4, nag-D4, sinarado na ang sentro. Nag-Bishop dito, umatras, at dito nag-F5. Ayan. Naramdaman ni Karjakin na dodominahin ni Magnus sa queenside. So, kailangan niyang mangiliti sa kingside. So, dito nag-A takes B6. Ayan, tumempo para may control na sa A-file. Then, nag-F3. Okay, para bato lang ang sentro. Nag-rook F7. Ayan na. So, nagbabadya ng puwersa sa kingside. Bumalik. Nag-rook F1 kasi yung tori dito sarado na naman na. So, rook F1. Okay? Nag-king H7. Nag-E takes F5. Nag-bishop takes F5. Bakit kinapture ni Magnus? Kasi para magkaroon ng square clearance sa E4 na pupwedeng itong bishop alisin at maka-knight D2, knight E4. Yan ang mga maniobrahan yan. Okay, so dito, nag-bishop E1 na nga. Ayun, intending to play knight D2, knight E4. Nag-queen G5. Ayan, gumuguhit ng panganib na mating attack si Karjakin dito sa kingside. And nag-rook D1. Ayan, so ano idea ng rook D1? Extra support sa D3 and itong queen maaaring pumunta sa F2, then queen G3. Ang ginawa dito, nag-H5. Ano idea ng H5? Mag-H4, maaaring mag-H3 para lumambot lalo ang shield ng king. Ang ginawa, nag-bishop dito, paalis sa queen, pumasok palalo, nag-queen H4, nag-rook DE1. Ayun, so para di makaalis ang knight, mabibitin ang pawn sa E5, nag-rook A8, inagaw na ang A-file. So hanggang dito, no, ang habang kontrolado ni Karjakin ang evaluation pabor sa kanya. So rook A8, control lang sa A-file ang ginawa, nag-rook A1. Sinalubong ni Magnus pero hindi raw yan ang accurate move. Ang accurate daw dito ay F4 na lamang. So hindi rin naman pwedeng umalis ang E5 kasi nga anytime may pitas ng knight takes D4. Yan ang idea ng F4. Okay, pero balik tayo sa ginawa. Nag-rook A1, nag-rook A, F8. Inaccuracy din daw yung tira na yan. Ang best move daw dito ay capture na lang daw. Rook takes A1, rook takes A1, and queen to F6. Ano idea ng queen to F6? Matindi. So pagpalagay natin, mag-rook A6 kasi nga para makaata-atake, di ba? Ito idea. May bishop H3. Medyo malalim nga lang yung ideal attack na yan. So, ang idea, pag kumapture, may queen takes F3. Nako, may queen F1 mate, may coming knight H4, threatening matcha sa G2, ang daming paparating. No? Lalabas na misplace ang tori sa kabila. So, kung hindi naman papalagyan, may knight H4 hanggang sa mairita talaga ang F3 at G2. So, grabe ang ideal attack na yan. Ano? Malalim. Pero, ang natanaw lang ni Karjakin, human eye, rook A, F8, pagbabadya din ng malakas na puwersa sa F-file. Then dito, nag-rook A6, ayan na nga, inatake na ang pawn sa B6. Pero, inaccuracy pa rin daw. Ang tira ng strong computer ay simple rook F2. Maaaring mag-rook A F1, abang lang din sa puwersa ng black. Ayan, so... Tingnan nyo ha, kapansin-pansin na pag rook A6, lalong lumaki o. Oh, decisive advantage na sa evaluation bar. Pabor sa black. Ang ginawa, nag-E4. Yun lang. Talagang bumalagbag ng tira si Karjakin. Double question mark, blunderacious daw mga kamatsas. Ang tira lang daw dito ay simpleng queen D8. Depensahan ang pawn sa B6. Then, mag-H4 na H3. Yan ang idea pampalambot ng king shield ng puti. Okay, so yan pala ang simple lang, queen D8, no? Pero balik na tayo sa ginawa. Nag-E4 and natumbukan dito ni Magnus ang pang-equalize na move, knight takes D4. Ayan, halos equalize na sa evaluation bar. So, nag-E takes F3. Sabi ko kaya ko dito, paano kung ang capturing ay ang isang pawn? Sa D3, meron daw sabayang knight takes bishop. So, nakatreat pa yung queen sa H4, eh. Pag nag-rook takes F5, then queen takes D3 nga naman. Simple na babagsak lang ang pawn sa D3. Pag nakipagsabayan naman, eto naman ang laman. Capture, then rook C1, overextended naman ang pawn sa C2. At pagpalagay ng mag-rook E8, para may panggulo-gulo, rook E2,
Hindi muna kakapture niyan, may Bishop G5 muna pang neutralize sa knight. At kapag umatras, sabay pipitasin ang pawn sa C2. Wala nang rook E2. Okay? Everything is under control, ika nga. Okay? So, yan ang laman. Kung kakapture sa D3. Pero dito kumapture sa F3. Then, nag-knight takes F3. Ayan, pang neutralize pa sa queen. At dito, nag-Bishop H3. Talagang grabe rin, ano? May exhibition ding ipinakita si Karjakin dito. So, ano idea ng Bishop H3? Nakahang ang queen sa H4. So, hindi pwedeng gumalaw ang knight. Kasi nga, may instant rook takes F1, matchas kagad. So, ang ginawa dito, nag-rook F2 lang. Grabe, ang galing dumipensa. Accurate ang rook F2. So, hindi rin naman kasi pwedeng capturein yung bishop kasi nga, ang idea, rook takes F3. So, mawawalan, may expose ang king, lalabas. So, rook F2, best move ang ginawa dito ni Karjakin, pinilit na. Rook takes F3. Kumbaga, nandyan na yan eh. Bag! Binalagbagan ulit. So, dito, nag-G takes F3. Yun nga lang, kapansin-pansin, napaka-safe ng mga squares. Hindi ma-atake ang white king. Walang queen G5, may bishop. Walang queen G4, may pawn. So, dito ang ginawa, nag-rook F5. Talagang gustong puwersahin ni Karjakin. Rook G5. Mga ganong atake, no? Pero wala. Pilit na lang daw yan, pilit. Hindi hinog. Ang tira daw dito, bishop G4 na lamang. Na, syempre, di pwedeng capturein. Mayroong queen takes F2, king H1, then queen F1, matchas, paki-imagine. So, dito, kapag bishop G4, ang gagawin daw ay simple F4 lamang. So, nananatili pa rin, safe ang white king. Galing tumipensa, no? Ni Magnus. So, dito, nag-rook F5. Ang idea, siguro, mag-rook G5. Then, nag-D4 lang. Another good defense. Ang galing dumipensa, oh. D4, so, binuksan lang ang queen. Nakakonekta yan sa king sa H7. Ang ginawa, nag-queen takes G4. Pero tingnan muna natin, ano ba mangyayari kung pilitin talaga? Rook G5 check, may bishop takes G5, queen takes G5, then simple, king H1, walang kasunod. Nakapin pa ang knight, hindi maikontribute na mailagay sa H4, mga ganun-ganung idea din, pipilitin ulit sa G2, basta pilay ang knight, yan ang importante dyan. Okay, kulang ang puwersa, di pwedeng pilitin. So nag-queen takes D4, yan na lang ang ginawa. Nag-rook A3 para totally makatulong naman ang rook sa third rank, makarescue. Then, nag-rook F7. Ayun, umatras na. Inaccuracy ulit. Ang tumbok daw na tira dito ay rook E5 na lamang. So, ang idea, marahil rook E2 na paparating. Mga ganong idea. So, dito ang tira, queen D3 na lang daw. Then, queen H4, then rook A1. So, kahit pa paano, may resistance pa. No? May resistance pa sa black. Yan ang idea ng rook E5, pero balik tayo sa ginawa ni Karjakin na rook F7, then dito nag-rook E3 para walang rook E7. Hindi makontrol yung E-file. Siguro yan ang idea ni Magnus, pero bad move daw. May nasayang siyang mas simple na pang-neutralize queen D3, paalis sa queen. Siyempre, di pwedeng makipag-queen to queen hanggat maaari. Pag umiwas queen H4, then queen E4, habulin talaga. Daanin sa yaman, palit-palit na. Kasi exchange up dito, puti eh. Pero balik tayo sa ginawa ni Magnus, nag-rook E3, then nag-bishop to F5, inatake ang queen, nag-queen C3. Queen to queen, para wala na rin mga sundot-sundot dyan sa ilalim. Iwas syempre, queen D8, nag-rook E1, para walang queen G5 check. Cover na ng bishop. Nag-rook D7, ang idea, mag-rook D3, nag-queen to E3. Para may ideal queen G5 na paparating, nag-rook D4. Ayan, para mamitas ng pawn sa C4. Pero inaccuracy ulit, ang best move daw ay rook E7 na lamang. Then, babalik daw ang queen sa C3, rook D7, bishop E3. Ah, may pagkakataong ganito pala ang senaryo na magbabago ng tira ang puti. No? Okay pala yung rook E7 na yun. Ah. Pero, balik tayo sa ginawa, nag-rook D4, nag-queen to G5. Ayun na, pinuwersa na ni Magnus. So, queen to queen, nakahangang bishop, may threat sa H5, naobliga na si Karjakin. Sige, capture na. Capture, then rook takes C4 and nagtsaga muna si Magnus. Nag-rook B2, pakabait, ika nga kasi lamang na. So, dito, nag-B5, nag-king F2, king must be active, and nag-C5. Risky daw yan, no? Siguro ang gusto dito mangyari ni Karjakin, makapag-produce siya ng panggulong passpawn, kaya gusto niyan tanggalin ang B4. Pero,
Ang tira daw dito ay H4 na lamang. So medyo matagal-tagal pang girian. Okay, pero balik tayo, nag C5, nag B take C5, nag rook take C5, then nag rook C1. Talagang si Magnus pilit, habol lang habol, iwas, nag rook D2. Saan ka pupunta? Parang ganon. So dito, sa inis ni Karjakin, sige, binigay na ulit, exchange na ulit. Pero may tanong ako dito, sabi ko kaya ko, eh, paano ko umiwas? Mag rook E5 lang, no? Ang gagawin daw ng puti, H4. Ayan, so, pero medyo matagal pa ito, no? Dapat rook E5 na lang, eh. Pero nainis si Karjakin, sige, binigay na hilig. Bishop takes D2, nag knight E5, boy, fork. Ang ginawa, nag rook C7. So, hindi rin kasi pwede rook C5. Same lang, madodouble. So, nag B4, boy, trap. Pag kinapture, may knight D3, double. Ang ginawa, nag rook B7. Ayan, tumalikod para tapyasin ang pawn. Nag bishop to e6, so untouchable pa rin. Pwede bang kakapturin na to? Bishop takes b4. Ang ginawa, nag rook e7. Ayun, mas pinili ni Magnus ang mas matindi, no? Kasi ito, pyesa na usapan dyan. Yan, pawn lang eh. Ang ginawa, nag knight d3 check, nag king e3, nag bishop c4, at pakigess nyo ang last move na ginawa ni Magnus na talagang hindi na maituloy pa ni Karjakin nung nagawa yon. Bigyan ko kayo ng konting segundo para ma-pause at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay king to d4. So wala na. Hindi na maituloy pa. Bakit? So nakatret ang bishop. Pag umiwas, halimbawa, mag-bishop b5, may rook b7. Oh, di ito naman ang threat, yung bishop. Pagpalagay ng habulin, bishop a6, may counter threat, then simple, rook b6. Wala nang maipangsasalba pa sa bishop. Mamimili na lang kung bishop ba ang isasalba o yung knight. Okay, kaya wala na rin talaga. Double attack. Okay, maraming salamat po sa inyong matigang panonood at ipakita ko sa inyo ang updated standing after round number 9. Ayun, iba na ang nasa picture, nakangiti pa. Si World Champion Magnus Carlsen with 18 points and pumapangalawa si Richard Rapport with 16.5 points. Napako, ano? And Alireza Ferrucia, ba talagang dumidikit? Pumapangatlo. Nako, may laban pa sa second place. Lalabas si Alireza, oh. Pag nanalo, 18 points, no? Pag natabla si Richard Rapport sa last game, lalabas 1.5, 18 lang din. Pero tingnan natin sa tiebreak. Iyan po Minyachi, ang challenger sa World Championship, 11 points, pang-apat, 8.5 si Sergey Karjakin, and 6 points si Arian Tari. Okay, maraming salamat po at sana natuto kayo dito sa game na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, pahit uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroon mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating game, comment nyo na lang sa section below. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing, ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.